Babalik ulit tayo ngayon. Medyo antagal na naman nating hindi nakapag-vlog. Yes, and for today's video, may makikita kayong mga box dyan. Kita nyo naman. So, hindi na natin patatagalin. Ang ipe-present namin sa inyo ngayon, which is na-present na natin before ito. Dati, sobrang tagal na. Sobrang tagal na talaga. Siguro 2 or 3 years na mga ago? Yun. Ganun. So, ito nga pala ulit yung Alexo's Homemade Pizza. Yan. Yan ang the best homemade pizza dito lang sa Mandaluyong. So, yun guys. Gagawa kami ng honest review nitong pizza na to. Kung bakit guys, siya yung the best homemade pizza dito sa Mandaluyong para sa amin. Bago natin siya buksan, unahin muna natin na i-review yung packaging niya. So, yung box niya, para sa amin okay naman. Ayan, kita nyo naman. Nakalagay siya sa box na may, anong tawag dito? Checkered na box. Na yan. White and red. Wala siyang nakalagay na name ng Alexo's Homemade Pizza. Usually naman, ganun naman yung mga homemade pizza, di ba? Wala naman talaga silang nilalagay na yung name nila. Para sa akin, maayos talaga yung packaging niya, yung box niya. Hindi malinis yung, naman siya. Malinis siya tignan. And presentable. Hindi naman siya yung sobrang nipis, hindi naman yung sobrang kapal, pero okay naman talaga. Bubuksan na natin itong pizza and tatlong flavors yung nabili namin. Yung Hawaiian, Alexo's Choice, and Supremo. Yan yung tatlong flavor na in-order namin. Actually, hindi namin tinignan na yung picture ng kung ano ba yung orderin namin. Basta pinili na lang namin yung based dun sa listahan. Tatlong random na flavor. Pero syempre, hindi doon nawawala yung Hawaiian. Yan talaga laging in-order namin. Alexo's Homemade and Supremo. Sobrang na-excite ako. Excited. Kasi nga, mahilig talaga ako sa pizza. Kami, mahilig kami sa pizza. And syempre, mahilig talaga kami sa homemade pizza din. So, hindi lang din naman yung mga, yung mga branded yung binibili natin. Mahilig din talaga kami sa mga homemade pizza. Especially, itong sa Alexo's Homemade Pizza. Kasi, dati talaga, before mag-pandemic, lagi kaming umorder sa kanya. Yan, lagi kaming umorder dito. Ayan, bubuksan na namin guys ha. Guys, ito, sinasabi namin sa inyo, ibang-iba talaga siya sa mga homemade pizza lang. Kasi, ayan o, pag nilapit nyo. Punong-puno. Hindi siya tinipid. Hindi talaga siya tinipid. Unang tingin nyo pa lang, alam nyo na na talagang siksik na siksik. Lalo na to. Ano ba yan? Yan, pakita ano mo sa ano, i-zoom mo. Ayan o. Ayan. Kita nyo, parang ano talaga siya. Siksik laman. Na siksik talaga siya sa ingredients. Hindi siya tinipid. Unang tingin mo palang alam mo ng masarap. Ang owner nga pala ng Alexo's Homemade Pizza na to is si Sir Ronnie Reyes Alviar. Siya din mismo yung nag-deliver nito sa amin. And parang nagkakataon lang talaga na siya mismo yung laging nag-deliver sa amin. So kilala na namin siya, kaibigan na namin siya. Kahit na homemade pizza lang to guys, hindi to branded or hindi to tulad dong sa malalaking pizza, mainit siya pag dumadating dito sa amin. Kasi si Sir Ronnie, meron din siya nung lagyan nung pang-deliver ng pizza, yung parang malaking square na ganun. Pag dumadating talaga to, mainit na mainit pa siya. And fresh na fresh kasi. Talagang kakaluto pa lang. Yun. Pag so, may order, tsaka niya talaga gagawin. Bago natin siya simulang i-review, susukatin muna natin kung ano ba talaga yung size nitong pizza na to. So yan talagang nag-ready ako para alam nyo din kung gano'n siya kalaki. Ayan, 1 foot. 12 inches siya both sides kasi square siya eh. So malaki talaga siya. Hindi siya tulad nung iba na, 'di ba pag ano kasi pag mga homemade lang. Pizza, yung maliliit lang siya, parang 9 inches lang. Nagmumukha lang siyang malaki dahil sa box. Syempre, hindi siya masyadong malaman. Ibang-iba talaga yung yeah. Alexo's Homemade Pizza. Ayun guys, disclaimer lang, hindi na siya mainit kasi kanina pa talaga siya na-deliver, ngayon lang namin siya na-vlog. So, iisa-isay namin siyang titikman ng may hot sauce at walang hot sauce. Unahin na natin 'to. Hawaiian. Tingin ko talaga ito yung Hawaiian. Oo. Yan. Kasi usually, pag Hawaiian kasi, konti lang talaga yung flavor niyan. Basta meron lang siyang pineapple. Yan. So, ito. Tikman natin siya ng walang yan. Hot sauce. Ito nga pala guys, yung binili namin, thin crust siya. Kaya kung mapapansin nyo talaga, napaka-thin niya. Ayan. Yan. So, yan yung pagka-slice niya, triangle slices. Malambot na malambot yung pizza talaga. Yeah. Sobrang lambot. Ang sa pagkakalam ko, pwede kasi kayo mag-request kung gusto nyo ng crispy. Papatagalin lang yung pagluluto. Ayan. And i-explain niya kung ano ba yung nakikita natin na ingredients dyan. Kung nakita nyo man dyan, ang ingredients na nakikita namin ay ham, white onion, cheddar, melted cheese, and then syempre pineapple. Yan yung mga ingredients na nakikita dyan. So kita nyo naman, siksik na siksik talaga siya sa laman. Yeah. So yan, titikman ko na siya.
Okay yung lasa niya. Hawaiian, common na natitikman namin kasi yun yung laging order namin sa mga pizza. That's my favorite kasi. Masyap, uy, tsaka, pero malasa! Malasa yung sauce! Madami yung cheese yung siya tinipid. Kaya masarap talaga siya. So ngayon naman, maglalagay tayo lalagyan namin ng hot sauce. May kasama kasi siyang hot sauce. Mm-mm. So ito yung titikman natin na kasama niya. Ako guys, sobrang mahilig ako sa hot sauce. Minsan nga, nagagalit na nga to kasi nga hindi ko na daw na-enjoy yung pizza kasi nga puro na ako hot sauce. Hindi siya masyadong maanghang kagaya nung iba na yung tipong hindi mo na makakain or hindi mo na ma-enjoy yung pizza kasi nga sobrang anghang nung hot sauce nila. Pero ito, sakto lang. For me, mas na-enhance nung hot sauce yung lasa. Sweet chili. Parang sweet, may pagka-sweet siya na hot sauce. So para sa akin, mas na-enhance niya yung lasa. Pero para sa akin, okay na ako nang walang hot sauce. Kasi malasa na talaga siya. Hindi muna namin siya ubusin. Tikim-tikim lang. Next! Lipat muna kami dito sa isa. Ang natitira na lang kasi sa choices natin, Supremo tsaka Alexo Choice. Alin ba dyan ang Supremo? Feeling ko ito. Ang sa pagkakaalam ko kasi, pag Supremo, madami talagang halo yun. Uh-oh. So, iniisip ko na na ito yung Supremo. Dahil ito yung parang sa tingin namin, pinaka-loaded siya ng ingredients. So, unahin muna natin tong Alexo's Choice na flavor ng pizza. Ito naman guys, yung napapansin namin, parang same lang siya nung Hawaiian. Ang pinagkaiba lang, ang laman niya ay hot dog. And then meron ulit siyang cheddar and melted cheese and may salted egg. Salted egg ba yung white? Feeling ko salted egg. Oo. Tingin ko din salted egg talaga yan. Tingnan mo. So parang yung ham tsaka yung pineapple dito, pinalitan dito ng hot dog tsaka salted egg. Salted egg. Masarap siya, pero so far para sa akin, parang mas bet ko yung Hawaiian kesa dito. Para lang sa akin ha. Ako, mas bet ko to kasi sawa na ako sa Hawaiian kasi yan yung lagi namin kinakain. Kakaiba yung meron ng salted egg kasi first time ko makatikim ng pizza na may salted egg. So ngayon, pero masarap siya. Masarap talaga siya. So ngayon lalagyan na natin siya ng hot sauce. Okay lang naman yung lasa para sa akin, pero mas gusto ko siya ng walang hot sauce kasi mas talaga natitikman ko yung salted egg. 'Di ba nga sabi ko sa inyo, mahilig ako sa hot sauce. Pero para sa akin, okay na ako na walang hot sauce. Lilipat na tayo ngayon sa pangatlo nating flavor. Na, sa flavor. Ito yung Supreme. Ay, Supremo pala, Supremo. So ayan talaga, super loaded talaga siya. Mabigat parang, na mabigat. Yan o. Super loaded. Para siyang ano eh. Pag tinignan mo siya, para siyang Hawaiian na dinagdagan pa ng madaming kung ano-ano. Ayan o, parang malalaglag yung mga ingredients niya. Sa sobrang dami. Dami! Grabe. Oh. Overload! Ayan guys, ha, ilalapit ko talaga to kasi sobrang loaded niya talaga. Ayan o. Thin crust yan ha, pero diba, ayan o, kung makapansin nyo, sobrang loaded talaga. Mas makapal yung mga halo kesa sa ano. Oo nga. Sobrang mas crust. Makapal talaga yung ingredients niya kaysa dun sa crust ng pizza. Yes. So ayan, ilalapit ko muna ng ganon para makita nyo. Ayan. Ito naman guys, na napapansin namin na laman niya ay white onion, hot dog, tomato, may cheddar pa rin, and then melted cheese, tapos pineapple. Pineapple. May ham pa ba yan? Ay oo, oh, may ham pa. Ayan. May ham pa siya. Tapos parang ano to, may kiniling? May... Titikman na namin. Sarap. Sarap. Lasang lasa yung mga ingredients guys kasi iba puno, talaga. Puno. Super loaded talaga siya. Grabe. Kakaiba tong Supremo na to. Talagang overloaded talaga siya sa ano, sa ingredients. Hindi siya tinipid. Grabe. Dalagyan ko na ng hot sauce para ma-check natin. Grabe guys, for me talagang na-enhance na naman yung lasa. Talagang, hindi lang na-enhance. Sobrang na-enhance niya yung lasa kasi sa sobrang dami ng ingredients nito, lahat yung nalagyan ng hot sauce, talagang mas lalong sumarap yung pizza. Napaka super satisfied talaga ako sa pizza na to, yung Supremo. Grabe, overloaded talaga. Honest review to. Walang halong ano, kaetsusan. Yun guys, every time naman kasi na nag-order kami sa Alexo's Homemade Pizza, talagang super satisfied kami dyan. Dati kasi, lagi kami nag-order dyan tuwing may event dito, di ba? May birthday, may kung ano-anong handaan. Lagi kami talagang umu-order dyan. Never pa naman kami na hindi na-satisfy sa mga in-order namin sa Alexo's Homemade Pizza. And guys, sobrang maayos talaga kausap nung seller, nung may-ari. Kasi kung mapapansin nyo, ang ganda ng presentation, hindi syempre tinipid. Tapos, i-update niya talaga kayo kung ginagawa na ba, kung papunta na ba. Tapos, pag dinideliver on time and
sobrang presentable and mainit pa talaga siya. Kasi yun nga yung nasabi namin kanina na kumpleto din siya sa mga ano gamit. So pagdating dito, ang ganda, parang ingat na ingat talaga yung pag-deliver niya. Tapos nakalagay pa dun sa yung square nga na parang ano heater. Yan, kaya pagdating dito talaga mainit na mainit pa yung pizza. Fresh na fresh, bagong luto, bagong gawa. Yun guys, ipopost din pala namin dito kung ano yung mga flavor na meron sila and kung magkano, kasi may prices din yun. Ang alam namin, hindi lang sa Mandaluyong area siya nagdi-deliver. Nagdi-deliver din siya sa medyo malapit sa Mandaluyong area. So lahat ng informations ilalagay namin sa description box yung Facebook fanpage niya para ma-check nyo and mas madali nyo siyang mahanap or makausap. And syempre, huwag mong kalimutan yung ano yung contact number kasi syempre napaka-importante nun. Pero ano siya, si Sir Ronnie kasi napaka-active niya din sa Facebook niya. Sa diba? Messenger niya. So kapag nag-message ka sa kanya, tulad kanina nung nag-order ako, pag message ko sa kanya, automatic pang wala pang 1 minute, nag-reply na kagad siya. And then yun. Na, masipag talaga kasi si Sir Ronnie. Isa din yun sa mga gustuhan namin na trait ni Sir Ronnie kung bakit kami umorder sa kanya kasi syempre napakasipag, napakabait. Talagang uulit-ulit ka. So yun guys, basta ang masasabi lang namin, sobrang satisfied na satisfied kami. Super! So, mag-order na kayo. And syempre, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye! Smoking and we're sipping, we're doing it the biggest.